for the longest time, I've been wondering and trying to search for the best food supplement, not only for me, but also for my patient. Ano ba ang tamang food supplement? Ano ba ang maganda para sa ating katawan or para sa aking mga pasyente? So when I did my research and tried to search with regards to what are the real elements and criteria for a very good supplements, meron tayong 10 criteria for a very good food supplement that is healthy and good for our body. Okay, una, total and complete ingredients. Sinasabi dito, dapat kasi ang elemento ng ating food supplemento ay merong vitamina, mineral, at other essential ingredients, no, which nakakabuti sa ating katawan. At of course, hindi dapat maging harmful sa ating katawan maliban dun sa komplikasyon or adverse effect. Pangalawa, credentials and accreditation. Dapat ito ay merkado at aprobado ng Food and Drug Administration na napapatunay na itong food supplement ay hindi nakaka-harm o nakakaroon ng komplikasyon sa ating mga katawan. Okay. Tatlo, cost-effectiveness. Anong ibig sabihin ng cost-effectiveness? Dapat ito ay sensible with regards to yung amount. Kasi meron tayong mga ibang suplemento na napakamahal pero hindi naman maganda ang pagka-manufacture. Hindi rin maganda yun, no? So, hindi rin makakatulong sa ating katawan. Number four, responsible and reputable manufacturer. Dapat kung saan pinanggalingan o saan ginagawa o minamanufacture ang food supplement, dapat kailangan reputable. Ang ibig sabihin, alam natin na tama ito, maayos ito at may mga lisensya, no? Number five, handling and distribution of food safety para sa paggawa ng food supplement ay very, very important. Kasi alam natin, dapat ito ay maganda ang pagkagawa para pag na-distribute na sa ating mga netizens o sa ating mga tao, ay hindi makakaroon ng cause ng harm or contamination. Okay? Number six, health is never a networking algorithm. Ibig sabihin, hindi siya networking, kailangan pina-prescribe ng ating mga doktor, no? Hindi dahil meron kang business equity dito, no? So magiging iba na ang direksyon ng food supplement na iniinom natin. Okay? Then seven, doctors prescription driven. Anong ibig sabihin nito? Dapat alam ng doktor, dapat prescribe ng doktor. Kung hindi man nasa merkado ng ating mga drugstore, dapat ito ay alam ng doktor ang mga ingredients bago natin inumin. Kasi baka nakaka-cause ng harm at komplikasyon sa atin. Okay? Number 8, fly-by-night market. Ano ibig sabihin ng fly-by-night? Ay bigla na lang sumulpot itong brand, itong isang brand sumulpot. Hindi natin alam kung saan ginawa. So mahirap na yan, di ba? Dapat meron lahat talaga ng essential license and accreditation para sa isang food supplement. Number 9, endorse ito ng international and local firms. Okay, kung saan mo man kinuha, o saan bansa mo kinuha, o sa production, kailangan ano to, rehistrado at accredited, no? So alam natin, hindi tayo matataya, o hindi tayo malulugi sa ating iniinom, o hindi makakasama sa atin. And number 10, of course, kailangan may research and data archive or base. Ibig sabihin, kung meron tayong mga international studies or mga akibat ng local studies, no? Importante kasi ito kasi para makikita natin kung itong mga food supplemento ay clinically maganda sa atin at hindi nakakaroos ng harm or complication. Kasi overdose or underdose of it, pwede magkaroon ng komplikasyon. I-introduce ko na sa inyo ang suplementong nakita ko na sa tingin ko ay apat at merong essential dito sa ating criteria na 10 na binanggit ko. Ang Genesis, Spirulina Genesis. Ang Spirulina Genesis kasi ay may mga research na ginawa dito international at locally. Ang Genesis ay isang distributor na nagpo-produce ng mga kalidad kasi kinuha nila to sa reputable manufacturer and distributor, no? At lahat ng mga accreditation or license paper meron sila, USDA, FDA, tapos halal at mga iba pa, no? So makikita natin na meron itong suplemento na very beneficial, okay? Na nung inaral ko, sinabi ko, uy, hindi naman ako nag-supplement before or nag-inom ng mga vitamins.
vitamins. Yung nakita ko siya, napag-aralan ko, napagtuntun ko na, ay, essential pala siya sa akin, lalo na sa aking edad o sa aking mga pasyente, which I am prescribing right now, no? It is essential because what? It is good for malnutrition, it is antiviral, antifungal, antibacterial, pwede siya pang anti-tumor, immunomodulation, nakaka-increase ng immune system natin. Tapos, meron tayong sinasabi na pwede siya mag-cancer prevention. And for the fact na hindi siya nagpo-cause ng masyadong adverse or complications sa ating katawan. Susunod na episode, pag-uusapan natin individually ang mga aksyon nitong spirulina genesis na makakatulong sa ating katawan. Kasi marami naman tayong mga suplemento na may kanya-kanyang mga description. Pero ito basically para lumakas ang ating pangangatawan, no? So, pag-uusapan natin lahat yon. Nabanggit ko na yung mga special action na itong spirulina genesis. So, sa next episode, isa-isay natin, ihimay-himay natin kung ano ba itong mga ingredients at ano ba itong katumbas ng mga action na nakakatulong para sa ating itong spirulina genesis.